And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Doctrinal episodes, which is the most important episode. Now, inaayos lang. Meron na po. We're back. At ako po ay nagkapasalamat sa Panginoon na tayo po ay palagi na naman tayo pinapahintulutan ng Panginoon magkaroon ng kung saan ito pong episode po na ito, ang doctrinal episode, ay patuloy po makakatulong sa paglago po natin spiritual. At tabiaya ng Diyos, tayo po ay hindi nawawalan ng kasangkapang espiritual para hindi tayo manatiling stagnant sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Muli, ngayon pong tanghali ito, North, South, East, West Corner, maraming salamat po. At patuloy po kayong sumusubaybay sa ating pong programa po na ito. And wag na wag niyo pong kakalimutan, napaka-importante nito. Young people, kayo rin, hindi po ang tapos na kayo last Wednesday. Ay, wala na kayo ngayon. Importante ito. Minsan, sabi ko nga po sa inyo, ito yung bumababa po natin na ano, ito yung araw na kung saan bumababa yung ating mga viewers. Pero huwag yung pahintulutan na kayo ay gambalain ng Jamblo, guluhin ano mang gawin sa inyo ng Jamblo sa tanghaling ito para kayo hindi makapanginig ng ating programa The Baptist Lunch. And also, ay magandang hali sa iyo, Sir Mangi. Magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay sa ating pong programa po ngayon at sa lahat ng mga mission churches and mission pastors. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli po tayo nakabalik po dito sa panirahong kangkang. Ang bibilis ng salita namin eh. Sinabi sa muna, habulat natin oras. Oh, tama, kasi kailangan natin ano eh. Madami pa rin gagawin eh. Okay, so magandang tanghali po sa inyo lahat. At ang kulit ng tao ni Muriel dito. Tao magtote Muriel. Hindi, alam nyo mga kapatid, bunga pag nagigising ka ng mga kuno-kuno oras. Hindi, magandang tanghali po sa lahat mga kapatid. And let us enjoy. Once again, our topic is doctrinal church growth. At napakalaga. Alam mo, Sir John, no, biyaya ng Panginoon as far as being area leader is concerned. Nakikita ko po na itong topic natin sa tuwing Thursday ay talagang nakaka-challenge ng members kasi nakikita ng miyembro yung kahalagahan ng paglago eh. That's right. Bilang isang anak ng Diyos na inilagay niya sa simbahan. Naalala ko, sir, meron tayong kapatiran, sir, na may pinasa sa akin, sir. Mm-hmm. Pinasa sa akin na link. Oh yeah, I'm telling you, sir, dyan mamaya papabasa ko sa'yo, magugulat ka. Yes. Yan ba yung balizizim? Hindi, sir. Ay, hindi pa iba. Nag-post siya, sir, very proud siya. Mamaya papabasa ko sa'yo. Pero alam niyo po, mga kapatid, ito yung issue dito is, ano, sir, eh? Actually, anak ng pastor to eh. Anak ng pastor to. Yung nag-pasa sa'yo? Hindi. Yung nag-post? Yung nag-post. Yeah. Anak ng pastor, okay, yung good, nag-post. Good. And, alam niyo po, mga kapatid, kung bakit ko ito nabanggit, sir, kasi, ano kasi, lahat kasi tayo, pag tinignan natin kasi yung level, pag sinabi natin church growth, wala yung pinipili eh. Well, lahat tayo is subject. Naalala niyo po, mga kapatid, yung sinabi ni Pastor RJ from the very beginning of this program. Yung sinabi po ni Pastor RJ na design ang church para lumago. Na kung sino man yung mga taong inilagay dyan ng Diyos, design na lumago yan. Whether he is the son of a pastor, daughter of a pastor, lahat yan. Lahat yan. Walang excuse. Walang excuse yan. Walang mababang miyembro. Alam mo yun, sir, yung sinasabi walang na ganun, na... Walang ganun sa Bible. Tsaka yung ugong, walang ganun eh. Kailan wala tayo sa Bible yan. Yung ano, sir, Jawi, yung sinasabi nila, kasi ordinaryong member lang ako eh. Diba? Ordinaryong miyembro lang ako, kaya ganito lang ako. Wala tayong tinatawag na dahil ordinaryong miyembro ka, saktong paglago. Walang ganun. Yan ang tatandaan nyo, mga kapatid. Nilagay ka ng Diyos sa isang simbahan na kung saan design kang lumago. Yeah. Kaya nga kung maalala nyo po na dito po marami po tayo naging bisita po dito ng mga mission pastors na kung saan mismo si Pastor Hill po ang nag-a-assign po ng mga tao po na yan sapagkat nakikita po yung paglago ng simbahan sa biyaya po ng Panginoon.
Kaya nga kung mapapansin niyo po, lahat ng kanilang tinatalakay has something to do with the growth of their church. And not just I'm not just talking about the building per se or yung nag-expand yung kanilang lugar, but in numbers. Pero sabi ko nga po sa inyo noong nakaraan, di ba, hindi dapat tayo magtuon sa numbers. Kaya nga sinabi ko kanina kay Sir Jao na nakikita ko po ito as an area leader, no, biyaya ng Panginoon, sapagkat yan po kasi ang danger kapag nasanay ka sa malaking simbahan. Yeah. Di ba, sabi ko nga po noong mga nakaraan sa inyo, marami na talaga, even si Sir Rick Belmonte, narinig niyo po sa kanya nung last Thursday na nag-host po kami dito. Di ba? Narinig niyo po sa kanya na even sa mga pasimula, sir, pag nakita ng tao na malaki, pero maraming parang lumalago sila, marami na talagang sumasabay na lang at hindi na sumasakay. Di ba? You just go with the flow, sabi nga nila. You will just go with the flow na lang na, tinan mo kami, member kami ng ganito, laki ng simbahan namin, marami kami tao. Yeah. Pero ang tanong, meron ka bang bahagi dyan? Kaya nga, kung maalala niyo po mga kapatid, nandiyan dyan yung numerical growth. No? Nandiyan dyan yung numerical growth. Pero ang dapat na makita niyo po doon sa numerical growth, kung bakit nagkaroon ng numerical growth sa simbahan, it's because of the spiritual growth. Na kung saan, yan na po yung responsibility natin bilang miyembro ng simbahan na kung saan kayo nilagay ng Panginoon na simbahan, dapat kang lumago doon. Yeah. Sapagkat sabi ko nga po, di ba, yung church growth ay napaka-importante po yan. Yung lumago ka sa isang simbahan na inilagay ka ng Panginoon, yan ay indicator na ang iyong ministry. Halimbawa, ikaw, meron kang ministry sa simbahan. Yung paglago mo sa simbahan na yan, yan ang indicator na yung ministry mo ay hindi stagnant. Kung maalala niyo po yan, sinabi po yan ng ating mahal na pastor sa kanya pong, isa sa kanya pong mga mensahe all about missions. Diba? Dapat lumago ang simbahan. Bakit? Kasi yan yung pagpapahayag, yan yung indicator na kung saan yung ministry mo hindi stagnant, hindi lang nananatili sa isang bagay. Bakit? Balik tayo sa sinabi ni Pastor RJ. Kasi nga, ginawa ng Diyos ang simbahan at subject yan na lumago. Ngayon, kung tayo po ay nandiyan dyan at magpapasakop or sasabay lang tayo doon sa tinatawag natin numerical growth, di ba? Unang-una, wala ka ng spiritual growth. Bakit? Sabi ko nga, you will just go with the flow. Sabi ko nga, sir, noong nakaraan eh, pag naramdaman mo rin na ikaw na yung isa sa mga pinatayo ng usher para lang i-give up yung upuan, talaga super proud yan eh. Diba? Pero ang tanong, anong bahagi mo doon? Yeah. Diba? Yan kasi mga kapatid, ang pinaka dapat po natin bigyan pansin sa lahat. Kasi ako po, sa biyaya po ng Panginoon sa aming pong area, po, nakikita ko po yung bunga ng mga topic po natin every Thursday po dito. Kasi sinasabi ko po yan lagi, ang danger ng isang lumalaking area ay marami sa atin. Talaga naman, sabi nga ni Pastor noong nakaraan, sasama lang yan. Diba? Sasama lang yan. Pero makikita mo, yes, they can also rejoice kapag nakita ng lumago. Pero ang pinakamaganda sa lahat, yung merong kang bahagi. Kaya nga, ako po, bilang isang area leader, sinishare ko lamang po ito sa inyo, yan ang lagi kong sinasabi sa kanila. Yes, maaaring makikita nyo, ilang jeep tayo pag Linggo. Ilang ganito tayo, ilang ganito tayo. Pero ang tanong, lahat ba tayo ay may bahagi doon? Alam niyo po mga kapatid, masaya kapag meron kang bahagi. Kaya di ba, in-emphasize ko po sa inyo last Thursday, para ikaw ay lumago, huwag kang sasabay sa numerical growth. Sumabay ka or sumakay ka or maging bahagi ka doon sa spiritual growth. At pag naging bahagi ka, nag-strive ka na maging bahagi ka doon sa spiritual growth, you will check, am I growing sa simbahan na inilagay ako ng Diyos? Yeah. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Kasi ulitin ko po, huwag po tayo magpapadala. Kaya nga, ganun na lang yung challenge sa atin ng ating mahal na pastor na as much as you can and find a way na pag meron siyang mga mission trip, yung makasama kayo. Bakit nagsasalita po ng ganun ng ating mahal na pastor? Para hindi po tayo makulong sa isang gantong klase, malago na ako, dito na lang ako. Yung makakita ka ng isang mission church na nag-i-start, naalala ko sir, punta tayo kaila Preacher Jude. Talagang challenge na challenge buo ko doon eh. Yeah, talagang, pambira mga kapatid, para, ewan ko sir ha, ilang bahay nakita mo doon? Parang ako, dalawa eh. Yung katapat nila tsaka yung nasa gilikod. Babalikan ko lang. Parang dalawa lang yung nakita ko, bahay malapit sa simbahan nila eh.
Oh, tapos pag tinanong siya ni Pastor Louie kung saan niya kinukuha yung tao, mga turo ni Preacher Jude, doon siya andun eh. Mabaya, extended yung braso eh. Halata mong malayo. Hindi, talagang kabilang ibang bayan. Ibang bayan talaga. Oh, kaya pero mga kapatid, the point here is this. Pag spiritual growth ang ginawa mong pangunahin as a member of a church, lalago ka sa simbahan na inilagyan ka ng Panginoon. Yan ang tatandaan mo. You will strive to be a part kasi lagi. Sir Jao. Ang pinag-uusapan kasi Sir Maki dito is the genuity. Nakuha niya, genuity of the growth. You see, yung I'm talking about hindi lang yung pagka-genuine but also Sir Maki, yung quality. Mm. You see, oh, totoo po yan. Alam niyo po, we are so blessed. No, dito po tayo bago po tayo pumunta sa... Hindi naman po tayo nag-uusap ngayon para sa ibang simbahan. If you can turn me up a bit, sir. You see, ang pinag-usapan natin dito sa ating church. Halimbawa, tinan niyo po ha, sa ating church, ang pinipreserve po natin dito is the quality of the growth. You see, it's the quality of the growth and not just the ano. It's the quality of the growth but not just the numbers. You see, the quantity. You see, aanhin po natin yung quantity kung wala namang quality. You see, that's a very common, that's a very, may sumasagit sa tayo ng konti sa spirit. That's a very, not just common, but yan ay pinaka, ano na eh. Yeah, pati, ano na yan, madalas na natin yung makikita, maririnig na argumento. But the point here is this, okay? Ang pinaka-pinapunto po natin ay ganito po. You see, the quality. Kaya nga pansinin niyo po, ano pong ginagawa ng sistema ng ating mahal na pastor? Of course, we cannot deny the fact lahat ito wisdom ng Diyos. Okay? Ito po yung pinupunto ko lang mga kapatid. Anong ginagawa ng pastor po natin sa ating area? We break down niya tayo. You see? Two areas. Okay? And then from the areas, anong ginagawa natin sa mga programa po natin? Yung atin pong mga programa po dyan is for the spiritual growth. For the enhancement, for the preservation, and for the protection of our spiritual growth. You see, napaka-importante po yan, mga kapatid. It is a very important. Ulit ko po, mga kapatid. It is very important na pagdating mo sa area, mag-breakdown sa mga areas, north, south, east, west, corner, four corners sa po yan. And then, bin-breakdown pa tayo into maliliit na corners. You see? So, ibig ko sabihin, mga kapatid, ay... kaya ako po sinasabi yan mga kapatid, it's because of the reason na binrate down tayo dyan para maano ba, kumbaga maano pa, ma-check ng maigi. You see? Masiyasat, matutukan. Yung alin? Yung quality of the spiritual, of the growth of the church. That's it. Which is all about the spiritual growth. You see? Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo eh, tignan niyo po, binanggit ko na po ito before dito. Kung iisipin po natin yung quantity, talo tayo sa mga hindi Baptist. You see, talo tayo sa mga hindi Baptist. At hindi lamang po sa mga hindi, may mas marami sa atin. Mga compromising Baptist churches, mas marami sa atin. You see, mas marami sa atin mga kapatid. But the question is this. Okay, mas marami nga sila sa atin. But how is their spiritual growth? That's the point. Doon natin makikita yung pagkakaiba. Now, alisin natin ulit sila sa picture. Tayo ulit mag-usap as a church family. You see? And also, para na rin po sa mga CSI family, the quality of the growth is not on the quantity but on the spirituality. You see? Kaya nga po, pagdating sa area, totoo yun, Sir Maki. You see? Ako as an area leader, nagsasalita po ngayon na sa area po, hindi natin pwedeng sasabihin na basta lang tayo dadami. Minsan, alam niyo po ba ang totoo niyan? What hinders the quantity of the growth, the genuine quantity, you see, kasi na sinabi ko genuine quantity, pwede rin kasi dumami tayo ng may quality. Right. Pero ang problema, kaya naihinder yung pagdami, yung quality na quantity, na paglago ng isang area, it's because somehow we cannot deny the truth na meron from the area members, which is also church members, meron po sa atin ang poor, ang spiritual growth, that's kaya right. Hindi umaangat. Yo.
You see? Yan yung hindi po natin nakikita. Lalo-lalo na kung punong-puno ka ng negativity. Tapos matagal ka na sa simbahan. You see? Yan ang sinasabi po natin. O diba? Yan yung madalas po ninyo naririnig po sa amin. It's not, hindi yan pinag-uusapan dito kung gaano ka katagal na sa simbahan. Hindi yan pinag-uusapan dito kung sino ka sa simbahan. Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay yung pagsunod mo sa salita ng Diyos, pagpapasakop mo sa banal na Espiritu na may kinalaman sa spiritual na paglago mo. You see? Yan po ang pinaka-issue po natin dito. Now, kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, it's because of the reason na tanggapin po natin na it's still the quality. Kaya nga po, as far as the growth of the church is concerned, ano po? As far as the growth is of the church is concerned, makikita po natin, pagdating sa paglago, napakasimple lang ng equation. Huwag nating i-confuse yung sarili natin. Ba't kaya hindi tayo lumalago? Ba't kaya ganito, ganyan, ganyan? Yung dami minsan ng question natin, yan minsan yung dami ng question natin, minsan dyan pinapausbong ng Diablo, yung negative. Yung negativity. You see? Now, tinan nyo po. Maliwanag po dito sa book of 1 Corinthians. Okay? Sa book of 1 Corinthians, chapter 14, verse number 20. Napakaganda po nito. This is a church letter of the Apostle Paul at the Church of Corinth. Yung sabi niya po dito, brethren, be not children in understanding. Ganda, no? Be not children in understanding, howbeit in malice be ye children, but in understanding be ye, but in understanding, sabi niya po dito, be men. You see? Na makikita po natin dito, kung ibababa niyo po yan sa verse number 20, punta muna sa verse 33. For God is not the author of confusion but of peace as in all churches of the saints. Now, kaya ko po binabanggit ang mga verses po na ito because hindi po mahirap unawain para po sa atin. As far as the doctrine is concerned, as far as the growth of the church is concerned, principles of the church growth is concerned, we all know for a fact na madali nating maunawaan kung paano maging quality yung paglago natin. Katulad na sinasabi ni Sir Maki, ang focus is the spiritual growth. You see, ang focus is the spiritual growth. Pagka nagpakabata tayo sa pangunawa na kailangan lumago tayo spiritual, puro na lang spiritual, puro na lang spiritual, wala na nga tayo ganito, ganyan. Katulad na for example, yung pag-share, pagkakaroon natin ng mga area funds para magkaroon tayo ng pondo para saan? Para sa ating mga transportation. You see? In fact, bin-rake down lang po yan sa church every Sunday. Bin-rake down lang natin sa area. The same thing din, mga kapatid. Sabi ko nga sa area po ito, maraming South Borders na nanonood dyan. At sabi ko nga po sa area, the main purpose, why we have this? Pinakita ko saan para gagamitin yan. You see? Pag tayo'y nagkaroon na issues, ano ba yan? Nagta-tights na nga, nag-offering na nga, tapos ganito. Mga kapatid, sala ka sa Acts chapter 2. Oh, malikan ko yung Acts chapter 2. Pagdating dyan, ay naging children ka, hindi ka naging men. Sa pangunawa, bakit ginagawa yan? Questionable ang spiritual growth po natin dyan. May butas ang spiritual growth po natin dyan. Na kung babalikan natin yung book of Acts chapter 2, ano sabi dyan? Tingnan nyo po ha. Salang-sala tayo dito pagka nagkaroon tayo ng problema dyan. Sabi dito sa Acts chapter 2, okay? Sabi dito, in verse number 43, or so in verse number 44, and all that believed were together and had all things common. Verse 45, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Mas matindi pa to, mga kapatid, sa ginagawa nating pag magsishare, pagbibigay para sa pondo ng ating transportation sa bawat areas. You see? Ang sabi sa verse 46, and they continued daily with one accord and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ano pinupunto ko dito? Kung intindihin natin itong Acts chapter 2 na ito, bagsak tayo mga kapatid. You see? Dahil dito makikita natin sa verse number 47, the Lord added to the church daily. It's because matindi ang spiritual growth ng simbahan po na ito. You see? The spiritual growth of the church here ay kakaiba. Makikita natin that they are really growing spiritually. And there's the quality of their growth. Bakit? Akalain mo, yung hindi mo na isipin yung sarili mo. You see? Hindi na nila isipin yung sarili, but isipin na nila pangangailangan ng iba. That's the spirit, that's the growth, that's the picture of the spiritual growth ng simbahan.
You see? Now, saan po lahat yan angat? Ah, ayun, alam naman natin sa verse number 42. You see? Doon po lahat magbabalik kung bakit sila nagkaganon. You see? So the spiritual growth, mga kapatid, lahat ito ay may kinalaman. Inuulit ko po ito. Lahat po ito ay may kinalaman sa tinuturo ng Biblia po sa atin. Every doctrine na meron po tinuturo ang Biblia sa atin, that is the supplement for our spiritual growth. Yan yung ating supplement para sa spiritual growth. You see, yung mga doctrines po na yan, yan yung foundation na kailangan po natin, hindi natin dapat pwedeng layuan. You see, o tingnan niyo po, bigyan ko kayo ng magandang ilustrasyon, mga kapatid. Pagdating po sa mga paglago na ibang simbahan na wala sa pattern ng Biblia, o katulad na lang nakaraan na naman, sa area ko, may sinenda na naman ng doktrina ng balistoyism. O, di ba? O, yan na naman. Nagsend na naman sila. Akalain niyo ang kalukuhan ng mga taong ito, ang basehan ng kanilang paglago ng simbahan ay sa pangunguha ng ibang miyembro. Napaka makademonyo, you know? Kitang-kita niyo yung galaw ni Satanas sa katuruan pa lang nila, sa estilo ng kanilang tinuturo. You see? Kung talagang tama sila, ba't di sila mag-soul winning? Eh, nasusumbuhan sa area, hindi nga nakakapag-soul winning, nakakalungkot pa, at nahiyang-hiya rin sila sa sarili nilang kalagayan. You see that? Nasaan yung tama? Ngayon, tanggalin na natin sila dito. Baka masira lang programa natin. Pinakita ko lamang po sa inyong ilustrasyon na pagdating sa paglago natin spiritual, mga kapatid, I'd like to encourage everyone, CSI family, iba ang pinagkakatiwala sa atin at ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. You see, maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia. Let's not be children in understanding. You see, napaka-importante po nito. Kaya nga po, anuman po ang sasabihin ng ating mahal na pastor, din sinasabi niya sa amin yan, as area leader, and we in-relay po namin yan sa inyo, sa inyo, sa mga areas. You see? And the best thing na kailangan po natin gawin dyan is that huwag tayong maging, at ito, maging sinasabi ng Biblia, children in understanding. You see? But in understanding, sabi ng Biblia, be men. Kaya actually, kung makikita nyo po yan, kung babasahin nyo po, the order of the church ay nandiyan dyan. Ginamit ko po itong text po na ito sa church administration. Actually, hindi lamang po dyan. Even in 1 Corinthians chapter 12, makikita po natin yan. Verse number 12, simula rin sa verse number 12. Okay? Hanggang verse number 31. Makikita po natin dyan yung pangungusap ni Apostol Pablo sa simbahan. You see? Na walang divisions, walang hindi pwede na hindi ako bahagi ng ganito, ganyan, ganyan. You see, lahat po yan bahagi ng spiritual. Kaya nga po, ang mas kailangan po natin pag-intingin, pagdating sa buhay po natin as a church member, no? Of course, as a Christian, biblically speaking, we all know the fact na pag tinawag kang Kristiyano, you are member of the church. You see? Now, kaya ko lang sinasabi yan, mga kapatid, pinaparihan ko sa bawat sa atin, it's because as a church, inuulit ko po, as a church, ilagay po natin sa isipan natin na ang priority is the spiritual growth. You see, priority natin is the spiritual growth. The reason why we have to prioritize the spiritual growth is because of the reason from the spiritual growth, dyan makikita, yan yung manifestation. Yung spiritual growth po natin is the manifestation of our doctrinal maturity. You see, tandaan po natin, inuulit ko po, that's the reason, that's the picture of our doctrinal maturity. It's the manifestation of our doctrinal maturity pagdating sa ating spiritual growth. You see, kaya nga po mga kapatid, ang doctrines na pinag-aaralan po natin, hindi yan for the sake, it's not for the sake na tayo po ay makipag-debate sa iba. Yan ang hindi naiintindihan ng maraming religious groups sa panahon ngayon. Maraming mga religious denominations sa panahon ngayon. Even other Baptists or Baptists. You see? Ganyan pong nangyayari sa kanila. Ano po yun? Well, ayan na. You see? Andiyan po sila sa pagkakataon na kung saan. Okay? Na kung saan makikita po natin, mga kapatid. No? Nandiyan po sila sa pagkakataon na kung saan makikita natin, mga kapatid. Na ano po? Makikita natin dyan na pagdating po sa bagay po na yan, talagang hindi na po nila nakikita kung para saan yung ibinibigay na doctrine po sa atin. You see, the doctrine is for the church, it's for the member, it's for personal use natin para tayo ay mag-mature,
sa pag nag-mature tayo sa doctrine, para pag nag-mature tayo sa doctrine, we will continually growing spiritually. And from there, ano pong mangyayari? That church will, our church will continue fruitfully. Nakuha niyo po? Meron tayong doctrinal maturity. From doctrinal maturity, ano pong kasunod? From doctrinal maturity comes our spiritual spiritual growth. You see, from doctrinal maturity comes our spiritual growth that will make our church become fruitful. You see, kaya nga po sinasabi ko sa inyo, dumami man tayo sa quantity, quality pa rin yung quantity. Pag ganun yung naging pattern natin. Yan sinasabi ko sa inyo, Maki. Mula sa doctrine, dito sasanga yung spiritual growth. From the spiritual growth, magiging mabunga. Kaya pag nagbunga, dadami, madadagdagan. Pag nadagdagan, yung quantity, meron pa rin quality. Napakasimple po niyan, mga kapatid. Sir Maki, may gusto kayo dagdag? Alam mo, Sir Jow, napakaganda po niyan. Ano, shout out po sa lahat ng mga areas sapagkat ito po yung dapat po ninyong tandaan. Kasi tama po yung sinabi ni Sir Jow kanina. Kaya tayo binrake down para lumabas yung genuine quantity. Diba? Kasi sayang yung dami, mga kapatid. Take note of this. Kaya nga nababanggit lagi ni Pastor Sir Jow that every anniversary, para tayong paputok. Yeah, yeah. Lagi okay. Po rin yung mind share. Lagi tayong paputok. Every anniversary. Ay, pambira talagang kikita mo yung quantity, Sir Jow, talagang ang dami. Dami. Actually, ako ito yung sinasabi ko lang, no? As a challenge to other areas. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. We were able to reach our goal. Hindi siya na sinasabing masama na wala kaming mga groups. Yeah, Wala kaming grupo. Wala kaming kinukuha mga grupo na mga tao. No? It's plainly from the areas, virtual and actual. Yeah. Alam niyo, totoo po yan. Kasi, kaya ko po sinashoutout lahat. Kasi, alam niyo po, God gave us the wisdom na kung saan hindi tayo maapektuhan ng pandemic, if you will just give importance to it, mga kapatid, dun sa nangyari na yon. Yeah. Binigyan tayo ng Diyos na wisdom para yung quantity natin before the pandemic, marami po tayo eh, biyaya ng Panginoon, pinalago po ang simbahan natin even before the pandemic. Yeah. Pero para ma-preserve yung genuine quantity at lumabas yung quality mula doon sa quantity natin before the pandemic, hindi inayaan ng Panginoon na mamatay tayo during the pandemic. Yeah. Ano po ang binigay ng Panginoon? Virtual crowd. Di ba? Maraming avenues na pwede tayo makapaglingkod sa Panginoon, which is dala-dala po natin yan ngayon. At kung titingnan po natin, that wisdom na ibinigay po sa atin ng ibinigay ng Panginoon sa ating mahal na pastor at ibinahagi po sa atin ating mahal na pastor, yan po yung pagpapahayag na ikaw bilang miyembro ng isang simbahan, gaya ng sinabi ni Sir Jow dito sa talata na kanyang binasa, maunawaan mo yan as a matured Christian. Hindi yung parang baguhang Kristiyano. Bakit? Tinan mo, lahat tayo ngayon ay nagkakaroon ng bahagi. Yeah. Di ba? Kaya kung meron kang bahagi, huwag ka nang mag-focus doon sa sinasabi ko po kanina, numerical growth. You should have the understanding of men. Bakit po? Dahil pag meron kang understanding of men, hindi mo papansinin yung numerical growth. Yeah. You will go directly doon sa spiritual growth. Bakit? Quantity is always there kapag merong quality. Di ba? Yeah. Pag bumibili kayo ng gamit. Yeah. Kaya nga inuulit-ulit nyo, minsan nire-recommend ko ako po as far as yung mga sa live streaming part is concerned, yung like mga microphones and everything, lagi ko po yung binabahagi kay Sir Jow. Ito sir, ito yung bilin mo. Oh. Kaya nga, ang dami ko microphone eh, iisa yung tatak. Bakit? Alam ko na kahit, yan, nandun yung paano nagkaroon ng quantity. I'm talking about the numbers. Oh, paano nagkaroon? Nakaraan, may pinakita akong picture kay Sir Jow. Bakit nandun yung quantity? Kasi alam kong merong quality doon sa quantity na yon. O ba't nagkaroon rather ng quantity? Because of the quality. Yeah. Na tinan nyo po mga kapatid, tayo po lalago tayo bilang isang simbahan. Nandiyan yung paglago eh. But let us always make sure na individual, merong quality yung paglago natin. Yeah. Kasi pag tayo po ay lumago, quality yung paglago natin, gaya ng sinabi ni Sir Jow kanina, magiging bahagi ka na magkaroon ng quantity ang simbahan. Ibig sabihin, dumami ang simbahan. Yeah. Dumami po yung mga tao na dinadala natin sa simbahan. At yung mga dinadala natin dyan, same thing na itunturo natin, quality. Saan yan nagsimula? Kapag tayo bilang isang Kristiyano, nag-focus on one thing, which is our own, ulitin ko po, our
own spiritual growth. Yeah, that's personal na naman. Personal na naman, all right, Sir Jao? Yeah, alam mo, isa po sa mga dapat din natin pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Isa sa mga dapat natin pagtuunan, mga kapatid, ng pansin is that yung paglago natin, spiritual, pagtuunan natin pansin, yung sa atin. You see, pagtuunan natin yung sa atin. Huwag nating pagtuunan yung, alam mo, as we close this, sa pagtatamalapit na po tayo magtapos. You see, alam niyo po, mga kapatid, sabi nga dito, babasahin ko po dito. Alam niyo po, maganda po ito eh. Sabi po dito, for the body is not one member but many. Nasa 1 Corinthians chapter 12 verse 14 po ako. Sabi po niya dito, basahin ko lamang po ito, no? For the body is not one member but many. So verse 27, andiyan dyan din, now ye are the body of Christ and members in particular. You see? And makikita po natin dyan, mga kapatid, kaya kung po may masyadong, yun ang pampaloob po dyan. Yan yung sinasabi ko, so if the foot shall say, because I am not of the hand, I am not of the body. You see, is there not of the body? You see, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? You see? Now, kaya ko po binabasa yan, ganun yan, pare-parehas po yan, hanggang sa verse number 18. But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. Maliwanag po ito. You see, maliwanag po yung sinasabi ng Biblia. If now God hath set the members, you see, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. Akalain nyo, mga kapatid, kaya yan yung sinasabi ni Sir Making kanina, na walang maliit na miyembro, walang malaking miyembro, walang ito, ordinaryong miyembro. No. Inilagay tayo ng Diyos sa kanyang body. You see? Nakakapag, ano ba yung Tagalog natin ng please? Na kaaya-aya. O sabihin, kaaya-aya para sa kanya, as it hath pleased Him. I hope nakukuha nyo po yung point dito. You see? Nilagay tayo dyan, every one of them in the body, as it hath pleased Him. You see? Sabi po dyan, kasunod, and if they were all one member, but were the body? You see? Now, sabi dyan, but now are they many members, yet but one body. Kaya nga po, ano po pinakikita po natin dito? Kung ano ang trabaho, mga kapatid. You see? Ito po yung sinasabi natin na, bayaan na natin sila dyan. Huwag tayong magkaroon ng attitude na, bayaan na natin sila dyan. Kasi sila naman yung inatasan dyan. Sa kanila naman yung ganyan. Tayo, ito naman yung kakayanan natin. Ito yung doktor. Alam mo naman. Minsan dinadaan na. Ito nakakalungkot, mga kapatid. No? You grow on this, brethren. Lalo South Border family, makinig kayo na maingi. And also sa ibang area families. About families, no? Lumago tayo dito. Huwag tayo, minsan dinadaan natin sa biro yung negative na iniisip po natin, na maaaring akala natin, iniisip ng ibang tao sa atin. Pero totoo nun, ikaw lang nag-iisip nun sa sarili mo. You see that? You see, ang binag-uusapan natin dito is the principle of church growth. Kaya ngayon, minsan, ikaw na nga lang sana yung kailangan sana lumago, papasok ka pa sa area, sasabihin mo pa sa area, ano ba yan, ganito, ganyan. Nung nalaman mo yung katotohanan, ikaw pa yung magsasalita na hindi na ako magpapakita sa simbahan. You see, ano bang plano natin sa ganyan? Kung ikaw man ay ganyan, anong plano natin sa ganyan? Nag-detreat ka sa church? Nag-detreat ka sa area? Tandaan po natin, mga kapatid, kaya ng Diyos maglagay ng kailangan ng katawan. In other words, hindi tayo malaking bagay sa Diyos. Yan yung kinagustuhan ko, mga kapatid, sa ministry. Yan ang pinakagusto ko sa ministry, mga kapatid. Hindi ka pwedeng magyabang. Bakit? Pag tinanggal ng Diyos yung ministry mo, wala kang laman. Yan po, kaya gustong-gusto ko yan, mga kapatid. Yan po yung sinasabi ko palagi sa mga, yan po yung mga, yan palagi yung sinasabi ko sa mga full-time staff . You see, ang katagangan namin dito, walang gwapo sa atin dito. Kung hindi dahil sa ministry, walang gwapo maganda dito. Kung hindi dahil sa ministry, walang lalapit na tao. Wala sa ating lalapit na tao. You see, yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Ano po pinapakita ko? You see, minsan po kasi, ito katulad nito, maliwanag to sinasabi ng Biblia dito. Akala niyo po yan? Nilagay tayo ng Diyos sa body as it hath pleased God.
Kaya nga po, ang gandang encouragement nito mga kapatid sa bawat areas, sa bawat members ng ibang church members ng CSI family. Ang gandang encouragement nito. Nilagay kayo dyan. Nilagay kayo dyan kila Pastor Louie, nilagay ko kila Pastor RJ, nilagay kayo dyan kila Pastor Dexter, kila Sir Jude, nilagay kayo dyan kila Sir Jenner, Sir Gomer, Sir Ian, nilagay kayo dyan kila Sir Roland, nilagay kayo dyan Sir Ramos, nilagay kayo kila Sir Michael Dumiden, kila Sir Michael Bagyon, kila Sir Joel Tandoy, nilagay kayo dyan kila Sir Marlon Diso, yeah, nilagay kayo dyan kila Pastor Edwin, nilagay kayo lahat dyan. You see, nilagay kayo dyan as it had pleased God. You see, nilagay kayo dyan at it had pleased God. Kasama pa sila Sir Jojo Dumiden, nilagay kayo dyan as it had pleased God. You see, kaya nga mga kapatid, huwag yung sasabihin na, kasi porket na dito lang kayo. Nilagay kayo, ito po, breakdown natin sa ating, dito sa church natin. Nilagay kayo sa area nyo sa north, south, east, west corner. Nilagay kayo sa area ni, nilagay kayo sa area ng south borders, nilagay kayo sa area south east, nilagay kayo sa area ng south central, nilagay kayo sa area ng central east, nilagay kayo sa area ng east, nilagay kayo sa area ng west coast, o nilagay kayo sa area ng Pasay West, o nilagay kayo sa area ng, sino pa nakalimutan ko, sa area ng Makati, Makati West, o nilagay kayo sa area ng northeast, nilagay kayo sa area ng Central Makati Station. nilagay kayo sa area ng Manila West. Nilagay tayo lahat diyan. Meron pa, nilagay pa kayo sa south side. Nilagay kayo sa mga area na yan, sa south. Nilagay kayo lahat sa mga areas as it had pleased God. You see, kaya nga, kung nilagay tayo sa kinalalagyan natin ngayon, nilagyay tayo dyan ng Diyos at hit us as it had pleased God, then let's grow doon sa malaga, kung saan tayo inilagay ng Diyos at it had pleased Him. Dapat even sa paglago natin, dyan sa kinalalagyan natin, dapat pleasing pa rin sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, wag na tayo mag-entertain ng mga negatibong bagay. You see, pag alam nyo, sabi nga ni Pastor, pag alam nyo na may negatibo, hiwalayan nyo na. You see, wag na kayong maging emosyonal. Tagal kasi na ang pinagsamahan namin. Aanhin mo ang tagal na pinagsamahan nyo kung magsasama kayo na malayo sa Diyos. You see, marami tayong ganyan. Marami tayong cases dyan. Wag na natin i-deny. Marami tayong ganyang cases. Kaya ako lang sinasabi sa inyo, mga kapatid, so that we can focus on our spiritual growth para na sa ganun, yung fruit will have the quality. Palaguin man yan, bigyan man ng Diyos yan ng quantity, still the quality is there. You see that? Kaya nga po mga kapatid, inuulit ko, brethren, let's focus on our spiritual growth. You see? Let's focus on our spiritual growth. Wag, madali lang yan eh. Madali lang, alam nyo, madali lang anuhin ang diablo yan eh. Madali lang, kumbaga, madali lang sanggiin ang diablo yan eh. You see? Lagyan ka lang niya ng isang negatibong bagay, wala na. Wala na kagad. Apektado na agad yung paglago mo. Kumbaga, ganyan siya maglagay ng lason. Naalala ko yung mga kinikwento dati nila Sir Michael Bagyon, isang mga probinsya daw, yung pagkabaguhan niya, meron sila tayong pitik. Baka may mga nakakaalam sa inyo dyan. You see, yung pipitikan ka ng gano'n para may lalagay ng lason sa kinakain mo. You see that? Para business daw yun ng ano, business daw yun ng mga, ano to? Yung mga ano yan, yung mga witchcraft, yung albularyo, business ng mga albularyo, para magpagamot ka doon sa albularyo, may kita yung albularyo, kakuntsaba niya yung mga ano, pag may bago pipitikan ka para sabi, ay magpaano ka doon sa albularyo, kita yung albularyo. Madali lang ganun din ang diablo, madali lang pumitik yung diablo. You see, pipitikan ka lang niya ng konting negatibong bagay, pag in-entertain mo yan, wala na, finish ka na. You see, ang problema nito, dapat din natin pag-ingatan mga kapatid. It's because of the reason na kapag ka, hindi mo pinagtuunan ng pansin ang iyong spiritual growth, I'm telling you, pag hindi mo pinagtuunan ng pansin ang iyong spiritual growth, darating sa pagkakataon ng buhay mo, pandagdag ka lang. Pangit naman yung kabilang ka lang. Itong pangit na isipin, mga kapatid. Itong magandang challenge ko po sa bawat isa po sa atin. As is, ay family, pangit naman yung pandagdag tao ka lang. Nasama ka na rin lang sa rooster, siguraduhin mo naman nag-gamitin ka. May kapakinabangan yung pagsali sa iyo sa rooster. Hindi yung pangpalagay ka lang sa rooster.
Kasi ano yung sabihin, para kang nakaupo ka lang dyan, pero bangko ka lang. Kumbaga sa basketball, bangko ka lang. Full gear ka pa sa paglalaro. Pambihira, high socks, may elbow protection pa, may wrist, may headband pa. Pambihira, full protection ka pa, may knee support pa yan. Pambihira, may anak-ankle support pa yan sa loob ng basketball shoes. Tapos, pambihira, may mga padding pa yan sa mga cyclings. Eh, ang problema, hindi ka naman pinalaro. Bangko ka naman pala. You see? Kaya yan yung sinasabi ko, mga kapatid. Yan yung ilagay natin sa isipan natin. Kaya yan yung sinasabi ko, it is because of the reason, mga kapatid, yan ang nagiging problema ng maraming simbahan sa panahon po natin ngayon. Kaya nga, again, put this in mind. Brethren, CSI family, North, South, East, West Corner, let's focus on our spiritual growth so that our quantity will preserve its quality, and as we become more fruitful, the more we will be able to be spiritual, the more we will be able to have that quality on our spiritual growth. And I'm telling you, pag napanatili po natin yan, mga kapatid, that will make us different from other churches. Hindi lang po natin sinasabi yan para magmalaki sa kanila. Tandaan po natin, the main goal is this: magpasakop tayo sa gustong mangyari ng Diyos. Natatagpuin niyang simbahan, ipipresent niyang simbahan sa kanya pagbalik niya. Ano sabi niya? He will present it to himself, a glorious church, not having what? Spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yun yung ina-accomplish natin yun. That is the quality. Yaan yung sukatan. That's the basis of quality ng isang simbahan. O, tinan nyo po. Balikan natin. Last passage po ito. Ephesians. Okay? Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Punta po tayo dito sa verse number 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the word, by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having what? Spot or wrinkle or any such thing, but that it should be what? Holy and without blemish. That is the basis of a church quality. Gusto mo malaman kung anong quality ng simbahan? Hindi yan sa sophisticated na gamit ng simbahan. Gusto mo malaman kung if the church is a quality church? Hindi yan malalaman sa basta kung ilan yung membro ng simbahan. Gusto mo nang makita ang quality ng simbahan na yan? Hindi mo yan makikita kung sa yaman ng mga miyembro ng simbahan. No, makikita mo ang quality na yan if it will meet verse number 27. Sino yan? That he might, ang Panginoon, basis ng Panginoon Jesucristo, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. In fact, hindi pa natin naabot ito. Hindi pa natin natatagpo ito. CSI family, wala pa tayo dito. Hindi pa tayo pwede mag-period na. Hindi pa tayo pwede magsabi na, dyan na tayo. The fact na ginawa natin yan, that's pride. Ayun, may blemish kagad. May spot kagad. May gusot kagad ng pride. Kaya nga, kailan lang natin malalaman ito kung na-meet natin ito? Pag tinagpo tayo muli ng Panginoon Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Kaya nga, habang hindi pa bumabalik, let's keep on going as we keep on growing. Alright? Or, let's keep on growing as we keep on going. Eh, inulit ko, mga kapatid, napakaganda nitong pinag-uusapan po natin na ito. Wala na pong gaganda pa sa isang simbahan na patuloy na lumalago. Alright? Na patuloy na lumalago pagdating sa spiritual na paglago. Sabi ko nga, lahat ng pangangailangan natin physical, earthly things, all the things that we need earthly, lahat yan, dadagdag na lang. Alam na ng Diyos yan. Kumbaga sabi ng Diyos, huwag mo problemahin yan. Hindi ko pinoproblema yan. Kasi napakasimple lang sa akin yan. Eh.
Pangalawa, sabi nga ng Biblia, alam ng Ama na may pangangailangan tayo sa ganyan. You see? Alam ng Ama na may pangangailangan tayo sa ganyan. You see? So kung alam ng Ama na may pangangailangan tayo sa ganyan, then wala na. You see? Huwag na tayong ano, huwag na tayong, kumbaga, huwag na tayong mag-asamba na, kaya ngayon, nasi-set aside natin siya, parang pinangungunahan marami. Ibang story na naman to. Mga kapatid. Ano ba gusto natin mangyari? Pinangungunahan natin yung Ama. You see, alam niya lang na may alamdai, alam na may pangangailangan tayo doon, eh doon pa tayo nag-focus. Anong ibig natin sabihin? Mas nalalaman natin yung pangangailangan natin kasi nalalaman ng Diyos ang pangangailangan natin. Marami istorya naman. Kaya ano nangyayari? Hindi tayo nakapag-focus sa spiritual kaya hindi tayo lumalago. At sa hindi natin paglago, wala na. Alright? So again, mga kapatid, I hope ay tayo po ay pinagpala sa ating pong tayo po ay pinagpala sa ating pong tinanggap ngayong tanghali po na ito at sa pagpapatuloy po natin sa hapon po na ito at hinihiling ko na bawat area o pinapaalalahanan ko po bawat area. Ano po? Na bawat area panatilihin po natin mga kapatid na tayo po ay lumalago. Panatilihin po natin mga kapatid na tayo po ay nag-i-involve sa ating mga area programs, area growth para sa ikalalago ng ating area. Alright? So once again, sa CSI family, maraming salamat sa pag-tune inyo po sa ating pong programa. And also, maraming salamat din po sa mga bawat areas na sumubaybay. North, South, East, West Corner, maraming salamat sa pag-tune in po ninyo. And to our viewers worldwide and nationwide, thank you for being with us. And also mga kapatid, ay marami rin pong huwag nyo po kalimutan mamayang gabi ang Staying Alive program po natin. Alright? And of course, sa ating pong pagtatapos mga kapatid, nais ko pong ipaalala sa bawat sis natin, let's keep on praying for our pastor. At actually siya po yung kausap ni Sir Maki, kaya umalis Sir Maki. Kaya dito na po tayo magwawakas. Nais ko pong sabihin sa bawat isa po, no, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa bawat isa that let's continue to involve ourselves sa ating pong mga commitment doon sa Ramos dahil napakahalaga po nito. Alright? So much for that, brethren. Maraming salamat po sa pag-tune in po ninyo. Brother Johnny Lear signing off sa ating programa, The Baptist Lunch Program Doctrinal Episode. See you on the next episodes of our program, The Baptist Lunch. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. In my Lord and I, falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus and I gave Him all my heart and I thought that I couldn't Him more than I did right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and He makes me know I love Him more so much than I did then. And I keep falling in love with Him over and over. A shoulder that I leaned upon, and as I face another mile, there's a love that I can depend on, and it's fresh and new each day. And with love, my heart is overflowing. That is why I say, and I keep falling in love with Him over and over. Over and over and over.
falling in love with Him over and over and over and over again. Yes, He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Over and over again. I just keep falling in love with Him